Sa isang pampublikong banyo, may isang grupo ng kriminal ang nagpaplanong gumawa ng isang kaguluhan gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Nang sisimulan na nila ang kanilang plano, ay biglang lumabas si Saitama sa kabilang cubicle at napagkamala nila ito na kanilang tropa, na kanina pa nila hinahanap. Habang nagtataka kung anong pinagsasabi nila, ay nagpakilala ang mga ito sa kanya. Siya daw si Shiver, isang ice user. Habang siya si Blaze, isa namang flame user. At ang huli, ay si Animal Lover, na kayang kumontrol ng mga hayop. Habang siya naman daw si Saitama, isang professional hero. Nang malaman ng mga ito na isang hero pala ang nakarinig ng kanilang pinag-uusapan, ay hindi na nila pinakawalan pa si Saitama. Kaya oras na daw upang subukan nila ang kanilang mga kakayanan. Inatake nila si Saitama gamit ang apoy. Hindi pa daw siya natinag, umatake ulit sila gamit ang aircon sa Jollibee. At ang huli, tikman ang galit ng kahayupan. Ngunit parang itlog lang na nilimliman ang ulo ni Kalbo. Ngunit hindi sila sumuko, at muli silang umatake, ngunit ang mga sumunod na nangyari, ay naging messy. Tumawag ng backup ang isa, ngunit malakas pa ang hangin ng mga kasama niya. Dahil sa panic, ay lalo pa itong naging komplikado, kaya tinulungan na sila ni Saitama. Bigla naman nagdrama ang isa dahil alam niyang mahina ang powers nila kung ikukumpara sa iba. Gayunpaman, ang dalawa ay pinalakas ang loob niya at sinabing mas okay ng mahina kaysa sa wala. Bigla namang sumingit si Saitama at sinabing gusto lang ng mga ito maging hero o baka naman fans niya sila, kaya pinakitaan siya. Ngunit sinabi ng mga ito na hindi nga nila siya kilala bilang isang hero. Kasabay ng pagkainis ni Kalbo ang biglang paglindol, habang isang halimaw ang nagsalita sa ilalim ng lupa tungkol sa adhikain nitong gumanti sa mga tao. Umatake ito sa pamamagitan ng paggawa ng malaking pader na parang earthbender, ngunit pinigilan lang ito ni Saitama. Nang inakalang mahina, ay mabilis na tumakas ang halimaw, ngunit hinarang ito ni Saitama sa kasinuntok. Habang dumating naman si Genos na hinahanap ang halimaw, na nakitang pinatay na ng kanyang master. Nakilala ng tatlong tao si Genos bilang S-class hero, habang nakita naman sila ni Genos at inakalang may problema sila sa kanyang kalbong master. Dahil sa takot, ay nagdahilan ang mga ito na gusto talaga nilang maging hero at fans daw talaga sila ni Saitama. Dahil doon, ay napasubo ang tatlo, dahil pinag-training agad sila ni Saitama ng walang katapusang pagtakbo, walang katapusang sit-ups, at walang katapusang push-up sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi nila mapigilan sumunod dahil natatakot sila kay Genos, hanggang sa hindi na nila kayanin. Samantala, isa lang palang bulate ang halimaw na gustong pagharian ang buong mundo na madami pang sinasabi. Ipinagmalaki na nakaligtas siya sa hagupit ni Saitama, ngunit, hindi siya nakaligtas sa gutom na birdie. Sa ibang dako, ipinakita si Atomic Samurai at si Bang na nangingisda sa isang lawa. Isang linggo na din ang nakalilipas simula nang mangyari ang pag-atake ng mga alien, at maswerte sila dahil walang gaanong nasaktan sa kanilang lahat. Habang nagsusukatan ng lakas ang dalawang S-class hero kaya hindi sila makabingwit ng isda, sina Chain Toad at Moomin Rider naman ay may hinahabol na isang halimaw na pumunta sa parehong lawa. Napansin nila ang dalawang tao na nangingisda sa di kalayuan, at sinabing kailangan na nilang talunin agad ang halimaw bago pa ito makasakit pa ng iba. Inakala ng dalawang mahinang hero na hindi sila napansin ng dalawang class S hero, kung saan mahinahon lang ang mga itong nag-uusap tungkol sa kanilang mga estudyante tulad ni Ian, na naputol ang braso dahil sa nakaraang labanan, ngunit hindi naging sagabal upang lalo pang lumakas. Habang si Bang, ay nagkamali nang inakala niya na nakuha ng kanyang dating estudyante ang parehas na dedikasyon. Samantala, inatake na ni Chain Toad ang halimaw sa ilalim ng lawa, kung saan tumulong na din si Moomin Rider. Ngunit ang halimaw ay nagpakita ng kalakasan sa ilalim ng tubig, kung saan isa pala itong giant salamander. Habang nakikipagbuno ang dalawang hero sa halimaw, ay kalmado lang ang dalawang S-class hero. Halatang mas malakas sa kanila ang halimaw, subalit si Chain Toad ay hindi sumuko at muling inatake ang Pokemon, ngunit ginawa lang siyang merienda nito. Nang makita ng halimaw ang dalawang mangingisda upang atikihin, pinigilan ito ni Moomin Rider at nakipagbuno sa ilalim ng tubig kahit alam niyang wala siyang laban dito. Humanga naman si Bang at Atomic Samurai sa tapang at dedikasyon ni Moomin Rider bilang isang hero, kaya tinulungan nila ito. Hindi naman makapaniwala ang halimaw sa ginawa ng isang mangingisda, ngunit bago pa ito muling umatake, ay inunahan na siya ng samurai at nailigtas ang nakamaskara na palaka. Kung saan hindi daw sapat ang tapang lang sa pagiging isang hero kundi kailangan din ay malakas.
Matapos yun, napatanong si Atomic Samurai kung sino kaya ang may kayang mag-step up sa mga batang hero, lalo na't malalakas ang mga halimaw na nagsisilabasan ngayon. Sinabi ni Bang na mayroon siyang isang kilala na kaya, at mas malakas pa sa kanilang mga estudyante at sa kanilang mga class S hero. Nagulat si Atomic Samurai sa mga narinig niya. Habang sinabi ni Bang, na mas makikilala niya pa ito, balang araw. Samantala, habang nanonood ng pambatang palabas, naisipan ni Saitama kumain ng chichirya, ngunit namumroblema siya kung paano ito bubuksan nang hindi daw sasabog ang laman. Nung sinubukan niya itong dahan-dahanin, ay nangyari na nga ang kanyang pinuproblema. Mabilis niya itong kinuha isa-isa sa ere, ngunit aksidenteng tinamaan ng kanyang kamay ang mukha ni Genos, na ikinabagsak nito. Nang magising si Genos, ay hindi niya na makilala si Saitama. Bigla naman umaktong bata si Genos matapos makapanood ng pambatang palabas. Ngunit nung sinabi ni Saitama na pumunta doon si Genos upang maging estudyante niya, ay biglang nagalit ito at sinabing hindi siya pwede maging estudyante ng isang kalbo na kayang iguhit ang mukha ng 20 seconds lamang. Nagbago pala ang ugali ni Genos nang mabasa ang manga ni Sakuragi. Nang biglang may kumatok at inihanda ni Genos ang kanyang paputok. Sinangga ito ni Saitama, na ikinagulat naman ng bagong dating na si Fubuki kung anong nangyari. Habang ipinapaliwanag ni Saitama na mukhang nagkaroon ng amnesia o glitch si Genos, ay biglang nagpapogi ito dahil sa nabasa niyang manga, at inaya ang chicks na makipag-date. Ngunit bigla naman nagpas siyang umalis ang chicks, kung saan sa labas ay tinawagan niya ang kanyang grupo at sinabing mayroon daw golden opportunity. Samantala ay paiba-iba naman ang nagiging ugali ni Genos na parang nababaliw. Nang biglang makadetect siya ng isang energy levels at agad na nagmadaling lumabas ng apartment, habang hindi niya maintindihan kung bakit gumagalaw mag-isa ang kanyang katawan. Nang makarating siya sa lokasyon, ay nakaharap niya ang grupo ni Fubuki na gusto siyang isali sa kanilang grupo. Ngunit dahil sa takot, sinabi ni Genos na huwag nila siyang papatayin at baka napagkamalan lang siya ng mga ito, sabay mabilis na lumipad papuntang himpapawid. Habang nagdadrama si Genos sa harap ng supermarket, biglang may halimaw na boses babae ang balak gumanti sa mga tao dahil sinira daw ng mga ito ang kanilang tahanan. Nakita naman ng mga tao si Genos at nabuhayan ang mga ito ng loob dahil mayroon na daw hero. Dahil hindi alam ang nangyayari, ay umalis si Genos habang sinundan siya ng halimaw. Naisip ni Genos na bumalik kay Fubuki dahil tinawag din siya nitong hero, ngunit pagkarating niya ay wala na ang mga ito. Nang mahabol siya ng halimaw, ay agad siyang binugbog nito habang hindi naman pumapalag si Genos. Ngunit hindi pa din sumuko si Genos at sinubukan nitong tumakas, subalit ang halimaw ay muli siyang inatake gamit ang kuryente, na nagbigay kay Genos na ma-reboot ang kanyang memorya. Dahil doon, ay bumalik ang memorya ni Genos at madaling pinatay ang halimaw gamit ang kanyang malakas na paputok. Matapos yun, ay humingi ng tawad si Genos sa nagawa niyang gulo, kung saan wala naman daw yun para kay Saitama. Ngunit muli siyang tinanong ni Saitama, kung boring daw ba talaga ang kanyang mukha. Kung saan, hindi naman itinanggi ni Genos. Sa sumunod na araw, dinala ni Saitama si Genos sa isang torneo para sa fighting video game, na Wild Animals. Kasalukuyan itong ginaganap sa iba't ibang panig ng mundo, at ang mga laban ay nagaganap through online. At kung sinong tatanghaling mananalo, ay mag-uuwi ng 5 milyong yen. Dahil sa narinig ni Saitama, ay wala na siyang sinayang na sandali at agad siyang nagpa-register. Feeling ni Saitama ay panalo na siya kahit hindi siya magaling sa video games, dahil sa isang paraan. Oops, hindi yan. Balak ni Saitama gumamit ng VR system na kayang bumasa ng galaw ng player imbis na tradisyonal na joystick. Kaya sinabi ni Saitama na sa kanya na ang 5 milyong yen. Dahil kung sino ang pinakamalakas sa totoong buhay, ay siya ang pinakamalakas sa video game. Ngunit, natalo agad siya. Ikinagulat ito ni Genos at naisip, na baka sa sobrang bilis ng pagkilos ng kanyang master ay hindi nabasa ito ng computer. Pero sa totoo, dahil walang alam na technique si Saitama kundi suntok lang, ay madali siyang natalo ng player na may koala na avatar sa first round. Sumali din sa nasabing tournament ang dalawang martial artist sa magkaibang venue, na si Nagaro na may lobong avatar, at si Suiryu na may dragon na avatar. Kalaunan, ang dalawa ay nagkaharap online, at agad ang mga ito na nagkasukatan ng lakas. Dahil parehong ayaw magpatalo, ang dalawa ay ginamit ang kanika nilang mga teknik na nagresulta sa magandang laban.
ang mga manonood ay sobrang nahahype sa ipinapakitang laban ng dalawang martial artist, subalit dahil sa sobrang bilis ng atake ni Garo ay nagdulot ito ng glitch sa computer, na nagresulta ng pagkapanalo ni Suiryu. Tinanggap naman ni Garo ang kanyang pagkatalo, ngunit tinanong niya kung saan niya makikita ang player na yun, dahil hinahamon pa daw siya. Ngunit sinabi ng staff na hindi daw nila alam, kaya babalik na lang daw siya sa Season 3. At ang final match ng tournament ay dumating na. Laban ito sa pagitan ni Suiryu at ng Koala na tumalo kanina kay Saitama. Ngunit sa ilang segundo lamang ay natalo agad si Suiryu. Ikinagulat ito ng mga manonood at ni Suiryu, kung saan naisip niya na marahil ito ay gumagamit din ng VR system, at ito ay mas magaling na martial artist sa kanya. At nang ipapakilala na ang nanalo, ay ipinakita na joystick lang pala ang gamit nito kung saan ikinahibang ng mga bida. At ang pinakamagaling sa video game ay walang iba kundi ang nag-disguised na si King. Sadya lang daw talaga siyang magaling. Isang maulan na gabi, lumitaw ang isang halimaw sa basurahan at ito ay napabalitang patungo sa kulungan, kung nasaan si Puri-Puri prisoner. Agad siyang kumilos at gumawa ng malaking butas sa pader upang tapusin na ang halimaw. Binalak tumakas ng isang bagong pasok sa kulungan, ngunit sinabihan siyang huwag niyang gawin ito dahil sa ilang segundo lamang ay darating na ang mga gwardya, at uubusin ang mga magasin sa likod niya. Nang makita ito ng machong bakla ay agad niyang binigyan ng suntok ang halimaw, ngunit sa lakas ng impact ay tinamaan ng bato ang power line na nagdulot ng brownout sa buong kulungan. Nang bumalik ang supply ng kuryente, agad silang nagpadala ng mga gwardya, ngunit ang 10 sa mga preso ay matagumpay nang nakatakas. Hindi na sana ito papansinin ni bakla, ngunit nang ma-realize na baka mawalan daw ng trabaho ang Pogi dahil sa kanya, ay agad siyang umaksyon para dito. Sa isang abandonadong bahay, ay doon nagtago ang mga bilanggo kung saan ginawa na nila itong hideout. Nang biglang dumating ang isa at sinabing nahuli daw ni Puri-Puri prisoner ang isang preso. Patay kang bata ka. Binigyan siya nito ng yakap na walang takas at halik na nang uubos ng lakas. Napasigaw na lang ang walang bayad. Dumating naman si Sonic, at bakit daw siya ay hindi niya hinuhuli, since takas din naman daw siya galing kulungan. Nang handa ng ibato ni Sonic ang mga shuriken, ay sinabi ni bakla na nagawang makatakas ni Sonic gamit ang sarili niyang abilidad at hindi dahil sa kanyang kamalian, ngunit kung malulungkot daw ang ninja, ay bukas ang kanyang mga bisig upang yakapin siya. TY na lang daw. Samantala, namumroblema ngayon ang mga takas na preso dahil sa pagkawala ng kanilang kasamahan, at iniisip na sumuko na lamang sila sa mga pulis upang maiwasan ang halik ni Puri-Puri prisoner, at hindi magaya sa isang kasamahan nila. Nang biglang may dumating na halimaw sa banga na nagtatago din sa parehong bahay at mukhang ito ay gutom na. At nang ito ay kakain na, ay biglang sinapak siya ni Puri-Puri prisoner at huwag daw niyang hahawakan ang kanyang mga sweet honey boys. Biglang nawasak ang damit ni bakla at nagliwanag ang buong kapaligiran, saka madaling tinalo ang halimaw na piniga gamit ang singit. Pagkatapos ay kinaharap niya ang mga takot na preso at ang mga ito daw ay paparusahan ng tig-iisang daang halik hanggang matuyot. Kaya nang makita ng mga preso na buhay pa ang halimaw ay nag-cheer ang mga ito para doon, ngunit binugbog ito ni bakla hanggang mamatay. Nang makitang nanalo si Puri-Puri ay nanlatoy na ang mga preso, at wala silang nagawa kundi sumunod sa mayora nilang bakla. Samantala, apat na hero ang ipinadala kabilang sina Darkshine, Metal Bat, Zombie Man at Child Emperor, upang hanapin ang isang halimaw sa nagyeyelong bundok. Dahil sa lakas ng niyebe, ay tumigil muna sila sa isang lodge kung saan nakita nila sina Saitama at Genos, na nakisilong din pansamantala. Habang nandun din si Flashy Flash na akala mo daw ay sariling bahay niya. At dito na magsisimula ang isang nakakakilabot na trahedya. Habang ang grupo ay pumipili ng kanika nilang kwarto, sa labas ng lodge ay nandoon si Sonic na pinagpaplanuhan hulihin si Saitama. Ngunit sa sobrang tagal nila pumili ng kwarto, ay nabalutan na ng niyebe si Sonic at sumubsob papasok ng lodge. Iginapos nila ang ninja, ngunit pinakitaan pa din ito ng mga hero ng kabutihan kung saan medyo na-touch si Sonic, subalit plano pa din itong patayin si Saitama. Nang iwan muna nila ang ninja at pumunta muna sa kanika nilang kwarto, si Sonic ay madaling nakawala at planong atikihin si Saitama mula sa silong, ngunit naramdaman ito ni Genos at nagkasabugan sila ng kanilang mga atake. Nang sumabog ang alikabok, ay biglang bumahing si Saitama na nagpabukas ng mga pintuan at bintana ng lodge, kasunod nito ang pagkawala ng kuryente at malakas na pagsabog. Nang bumalik ang supply ng kuryente, ay agad silang tumungo sa ibaba kung saan nakita nila si Zombie Man na nakahandusay sa sahig.
Walang makitang kahit anong external heat si Child Emperor, kaya ang salarin daw ay nasa loob lamang ng lodge. Subalit nabuhay agad si Zombie kaya nagkwento ito kung anong nangyari. Sinabi nito nang mawalan daw ng ilaw ay nagsindi siya ng lighter upang tignan ito ngunit biglang sumabog. Naisip nila na ang salarin ay si Sonic dahil ito lang ang hindi hero sa kanila. Ngunit itinanggi ito ni Sonic dahil kung siya daw ang pumatay ay dapat umalis na siya kanina pa. Ang bawat isa ay nagsabi ng kanika nilang mga ginawa nung oras na nangyari ang insidente, kaya nakita ng grupo na mayroon silang magandang mga alibay. Nang biglang may naisip si Saitama na hindi niya masabi-sabi dahil hindi niya maalala kung sino nga ba yun, kaya sinabi nila na hayaan niya na lang daw kung hindi niya maalala, baka hindi naman daw importante yun. Okay, sige. Kaya inisip nila na baka ito ay kakagawa ng halimaw na kayang kontrolin ang kanilang mga pag-iisip o baka nag-anyong isa sa kanila. Ngunit biglang tumawag ang Hero Association at sinabing isa lamang itong normal na halimaw na may pisikal na kakayahan at walang kakayanan na kumontrol ng isipan. Nang muling bumahing si Saitama, ay biglang naisip ni Child Emperor ang science sa likod ng dust explosion. Dahil daw sa dami ng heater ay naging dry ang hangin, at ang naging pagsabog sa laban ni Sonic at Genos, ay nakagawa ng flammable dust na humalo sa hangin na naikalat sa buong lodge dahil sa pagbahing ni Saitama. Habang kaya naman daw nawala ng kuryente dahil nag-overload ang mga saksakan, at nang nagsinda si Zombie Man ng lighter ay doon na nangyari ang pagsabog. Kaya nang dumating si Zombie Man, ay hindi na nila ito sinali pa sa usapan. Sakto naman na dumating ang hinahanap nilang halimaw, kaya dito na lang nila binaling ang asar nila kay Zombie Man. Habang ang hindi maalala ay wala pa din pakialam. At dito na nagtatapos ang special episode ng Season 2 ng One Punch Man. Maraming salamat sa panonood.